Nasa ating linya ngayon si Yusek Mirna Kabotahe. Ma'am Yusek, good morning po, ma'am. Good morning, Sir Ted, at kay Miss DJ Chacha, at opo, sa inyong lahat ng viewers today. Opo, salamat na marami, Yusek, ha. Sige po, Ma'am Yusek, pwede ho bang mas liwanagin lang po natin? Ito hong second booster ho na ina-administer ngayon ng DOH, sino ho ba lamang talaga ang kwalipikado? Go ahead, ma'am. Ang talagang kwalipikado at nakasaad naman na sa ating guidelines, yung tinatawag nating immunocompromised populations, no? So karamihan sa kanila na sa A3 may mga conditions na nagpapahina ng kanilang immune system. So yan lang po ang pinayagan ng Health Technology Assessment Council base sa kanilang recommendations kay Secretary Duque po. Mm-hmm. So hindi nangangahulugan na senior citizen 60 years old and above or yung mga meron pong comorbidity, kasi nung isang araw po naipaliwanag po ni Doc Edsel yung kaibahan nun, no po, yung kung meron kang maintenance, ano ho, meron kang iniinom for your sugar, cholesterol, or blood pressure, hindi daw po yun considered as immunocompromised. So, tama ho ba yun, ma'am? Klaro ho na kung ikaw health worker, ikaw ay senior pero hindi ka immunocompromised, hindi ka pa rin kwalipikado, ma'am? Tama yun, Sir Ted, based sa recommendation ng Health Technology Assessment Council natin. Mm-hmm. Okay. Sige po. So, ma'am, pinag-aaralan pa ho ba ng inyo pong council na ito yung posibilidad naman na ang next na pwede ay mga seniors na hindi po immunocompromised or walang comorbidity o seniors na meron na pong mga maintenance at health workers, ma'am? Yes, ang alam ko, pinag-aaralan na yan na ibinulog na natin sa kanila kasi naman yung EUA ng FDA ay nagsasaad na pwede na sa A1 at saka sa A2 at saka sa A3. Dito po nagkaroon ng confusion kasi po yung nailabas ng Food and Drug Administration na EUA ay pangkalahatang A1, A2 at saka A3. Pero yung final recommendation ng HTAC ay immunocompromised pa ho. So hinihintay natin kung ano yung final recommendation ng Health Technology Assessment Council. Independent body po ito created by, authorized by law to give the recommendations po. Ayun, so para ho tayo makatulong sa tamang informasyon, yung FDA kasi doon sa EUA nga para po sa booster, pangalawang booster na ito, nakalagay po doon ano ho, yung classification na A1 and A2 categories. Tama po? Yes po, doon sa kanilang approval ng EUA, pwedeng gamitin po yan sa A1, A2, A3 at saka yung mga immunocompromised. Ayun. Pero yung final recommendation ng Health Technology Assessment Council po ay pang immunocompromised. Ayun. You know that these are two independent bodies that are providing the necessary requirements. Opo. Hindi naman po pwedeng mag-recommend lang ng HTAC, kailangan may EUA din po. Opo, sige po. So yung HTAC kasi, sa bandang huli po, whether bagamat yung FDA approval ay importante ho, pero yung dulong decision dapat manggaling sa HTAC. Yes po. Kasi nasa batas natin ng COVID-19 Immunization Act of 2021 okay, that they have the authority to give the recommendation. Opo, so klaro ho naman yan. At yan po ang dahilan, yung kalituhan na iyan, kung bakit meron daw pong naturukan ng second booster na sinasabing unqualified recipients. Gaano karami ito, ma'am? We don't have the number, but karamihan sa kanila, mga health workers sa isang hospital na nag-taker sa COVID, hindi natin din maiwasan yung kagustuhan ng ating mga healthcare worker, lalong-lalo na po yung mga nag-aalaga ng mga COVID patients, na gusto na rin nilang mabigyan ng additional booster kasi at risk sila, no? So, but then, ang final decision nga ay yung HTAC. So, maghintay na lang sila hanggat lumabas yung ating final recommendations galing sa HTAC po. Opo. Pero wala namang adverse effect, no? Doon sa mga naturukan po ng second booster ng mga health workers.
There will be the common adverse event following immunization na common po sa first dose, second dose, third dose, yung mga local reaction, masakit sa site injection, nagkaroon ng headache, etc. Pero in terms of the other side effect, yung kasi hindi pa sila qualified, wala pa naman pong ganun na nakita sa mga studies po na ginawa sa ibang bansa. Opo. Sige, ma'am. Ma'am, yung pong availability ng bakuna for second booster, we don't have any problem with that? Yes, we do not have any problem. Except, of course, for Sinopharm, pero bihira naman ng magsa-Sinopharm. Kasi limang bakuna po ang inalaw ng ACTAC para sa second booster. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, at saka Sinopharm. Ang Sinopharm at saka Sinovac, yung tinatawag nating homologous. Dapat from the beginning, Sinovac, Sinopharm ang ginamit. Pero may mga rekomendasyon naman na for the second booster, mas magandang iba yung bakuna, yung tinatawag nating heterologous. So it does not only apply for Sinovac and Sinopharm, but also to the other vaccines. So kung naka-first booster ka ng AstraZeneca, it will be good to have a second booster based sa recommendations din ng ating expert na yung Pfizer or Moderna naman ang second booster mo. Opo, opo. May tanong po si Chacha tungkol doon sa nag-expire po ng mga bakuna. Opo. Go ahead, Cha. Yes po. Magandang umaga po, Yusek Mirna. Good morning, Ma'am DJ Chacha. Oo. Ito po mga expired na bakuna. Ano pong brand ito at gaano po kadami yung ma-expire na? Ang alam pong last na binigay sa aming report, yung AstraZeneca po, yung about a million or 2 million doses na anong tawag dyan, yung kanyang shelf life ay expired na, no? And naka-quarantine ito kasi tinitingnan natin kung pwede pa rin natin mai-request ng second extension ng shelf life. May mga Moderna vaccines that are expiring in May. These are procured by the national government. Meron ding mga pre-nocure yung ating private sector. And then we will have some Pfizer that will be expiring in July and August. So kailangan maibakuna. I don't have the exact figures of the vaccines that will be expiring kasi iba yung nasa national store. Tapos tinitingnan hanggang ngayon yung mga quantities na nasa private stores, no? Kasi yung mga binili ng private companies ay nasa Piling Pharma at yung iba naman ay nasa regional offices na at sa mga LGUs na kasalukuyang itinuturok pa. So we will have a final count pagdating na ng kanilang expiry date. Tama ba ang rinig ko, ma'am? Yung kaninyong nag-expire na ay idudulog pa sa manufacturer kung pwede pang i-second extension. So meaning, dati na po itong dapat nag-expire, na-extend lang po yung kanyang shelf life, kaya po na-extend. And then ngayon po, yes, may tama, sir Ted. Mm-hmm. Kasi ang short expiry, short shelf life, binigay kasi bago itong mga bakuna. But as the days and the years go by, kasi nakikita na natin na matagal na yung panahon simula nung tayo ay nag-produce at nagturok ng mga vaccine, meron lang mga pag-aaral yung sariling manufacturer at pati yung ating mga regulatory agencies na may stability data. So titignan nila kung pwede pa o hindi. Pinag-aaral lang mabuti yan. But we would like to also take our chances na baka pwedeng i-extend pa yung shelf life ng mga ito.
Okay. Ma'am, meron din po kayo nabanggit kanina, no, na to expire na mga bakuna na medyo malapit-lapit na, yung Moderna sa May, tapos Pfizer, July and August. Ito po mga bakuna rin ito ay pwedeng gamitin na second booster. Pinag-uusapan na po ba ngayon na baka mas marami yung willing na hindi kasama dun sa immunocompromised, ang willing na po magpa-second booster, at kung kailan po i-implement para po hindi sana masayang itong mga bakunang ito? Wala tayong magawa, Ms. DJ Chacha. Gustuhin man natin, we are bound by law that we have to abide and follow whatever the Health Technology Assessment Council is going to recommend. Linagay nila yung batas na ito as a precaution, kasi yung nangyari sa Dengvax siya, nabigla na lang nag-approval at saka nagkaroon ng problema. So, linagay specifically sa batas yan. So, all of us want to use the vaccine. All of us want to be given the second booster. But we will have to abide by the Health Technology Assessment Council recommendation. Opo, and ako ho naman nananalig na baka ho bukas makalawa, meron na hong desisyon dito ang HTAC. Sige po, ma'am, dito ho sa mga bakuna for kids, wala tayong problema sa expiration po? Wala sir Ted. Ang kailangan lang, nung umpisa, medyo masigla yung ating pagbabakuna. Medyo tumamlay yung mga nanay na magdala ng kanilang mga 5 to 11 children sa ating mga bakunahan. So, kailangan na i-push pa rin natin, lalo lang yung face-to-face learning. Hindi mandatory na bakunahan yung bata, but we would like to have the DepEd enforce a stricter requirement para protektado din yung mga ibang bata na nabakunahan na. Opo, opo. Yes, ma'am. Opo. At saka doon nga sa mga may anak ko, no, kagaya sa akin, yung dalawang apo ko, yung kuya muna. Yan, ikaw na muna. Para ka maobserbahan ng nanay. Diba? So, okay naman siya. So, pagkatapos ng kanyang second dose, okay din. So, ikaw naman, bunso. Diba? Para, kumbaga po, kung mga, may mga alinlangan, kung marami ho kayong mga anak, pwede ho namang, ano na lang, diba? Isa-isa muna para ho kayo magkaroon lang ng kapanatagan sa loob, ano ho, Yusek? Yes, we leave it to the parents to study kung anong best sa kanilang mga anak. Kaya nga po hindi mandatory yung vaccination at voluntary. And we try to give you and the others yung information that will help you decide. Opo. Sige po. Ma'am, yung pong mababa pa rin po, may mga specific na mga lugar mababa sa BARM. Ano ho, meron ba kayong bagong approach dito, ma'am, para to convince our brothers there na magbabakuna na ho? Yes. Yung social mobilizers, meron tayong mga team ngayon that have been deployed. But many of them talaga ang ma-deploy after the Ramadan kasi medyo limited ang motion kasi Ramadan. So the Ramadan will end mga May 2, May 3. Yung social mobilizers is a group, is a team na pupunta sa mga different areas, especially yung may hesitancy o ayaw magpabakuna, para explain yung benefits ng bakuna, tapos ask them kung ano yung kanilang mga agam-agam. And then afterwards, susunod na yung magbabakuna. Our vaccine czar, Secretary Galvez, also talked with the BARM officials, say Chief Minister, and the Chief Minister has pledged its support, not only for the Ministry of Health, the BARM, but the other ministries to help the Ministry of Health in the BARM achieve a higher coverage po. Okay, sige po. So, Cha? Yes po. Ma'am, meron po ba mga pag-aaral na naginawa sa ibang mga bansa? Kung ano po yung epekto kapag naiturok ang isang expired na bakuna sa tao? Wala naman, because we are very careful that kung expired yung bakuna, dapat hindi ibinabakuna yan. Ang naging problema lang, near expiry, 1 month pa lang, ayaw nang tanggapin ng ating mga local government units at baka sila ma-expiran. So there is that fear, but technically,
wala pa kaming nabalitaan na nagturok ng expired vaccine. So, we do not know kung may side effect o wala. Opo, sige po. So, maghihintay lang po kami ha. Marami hong excited na sa second booster eh. So, hintay na lang ho kami. Akala ko, pwede na ako. Excited po si Sir Ted Yusef. Gusto na niya. Pareho tayo, Sir Ted. Gusto ko na rin mag second booster para medyo maluwag-luwag na tayong makapamasyal pagkatapos ng administration na ito at tayo ay magre-retire ulit. Salamat po, Yusek, at ingat po kayo. Salamat sa pagkakataon. Thank you po, ma'am. Thank you. Good morning. Good morning. Thank you. Yan ang ang ating pong very amiable at available ho. Sa tawag ho natin sa ating mga panayam, si Yusek Mirna Kabutahin, ang head ng National Vaccination Operation Center. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.